yan po mga tugang ang mga impormasyon sa tuyang antabayanan. Ngunyan po ika-onsing edisyon kang programang pag-uralayan na po. Kaibana po ang sending lingkod si Kagawad Lito de Rosario na antabayan na po kita sa 89.5 radio natin at sinsiri man po sa 105.5 Bicol Idol FM. Siri man po sa Facebook page kan sa inyong lingkod and sa YouTube channel. Yaw po sa likod ta si mga nagkadarakop na mga ido. Kumayo pong magbalukat sa inda. Ready na ang sa indang pagdudumanan igdi po sa kataidal lugar. Sa samuha pong pagbabalik ang mga details kan mga impormasyon na yan. Diyos mabalis po sa samuha mga partners sa programang Pag-urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Bicoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolanja, is now in the city of Naga. Subukan ang gulay pizza na may anim na flavors para happy ang buong barkada. Bicoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Panginiban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. Rabies po o rabies ano sa Bicol ang sarok po sa contributor kan mga kausa ning kagadanan. Iya po sa satuyang ikaduhang istorya, alagad ang satuyang pong sarok pang istorya iyo po ang kalinigan kan mga pigbubuno sa satuyang pong Naga City Slaughterhouse igdi po sa Barangay Candel Rosario, Naga City. Ano po kanya ng actual na categorization kan satuyang slaughterhouse tabi sa ang correct pala. Primero Naga City District Abatuana. Okay, okay, very good. That's nice so, to hear. Oh. Natuod kaya ko katong Naga Slaughterhouse lang, no. So bago muna naman itong Naga City District House covered itong munisipyong Bumbul, Mangaraw, Kanakman, Gainsa, Tamaligan, and Milahor. Okay. So anong sila? So hindi na sila mapabuno kaya ang Naga City District ang bato, ma-certify na ang mga nagtitirin na duman sa indang munisipyo na talaga ang pipitin ng karne, urig, bata o damulan, hindi talaga mo. So, ang pangkain niya, ang classification ng Naga City District ang bato, double A. Gusto sabi kan double A, ang bunok hindi sa Naga City District ang bato, pwede mong darahon kung haapare hanggang ulo. Gusto sabi yun, domestic siya. Nationwide siya. Pigilin niyo po, Sir Bert, itong mga workers type din, talagang complete PPE-sin na. Ano po ang mga training na inaagihan nila bago sila nagiging certified ng mga paramuno type sa slaughterhouse na po? Ang sarong paraburo hindi sa NCDA, dapat lang talaga siya complete and si prescribed na PPE dahil ang Naga City District Abatoa accredited siya as GMP. Gusto sabihin, Good Manufacturing Practices. So kung dahil kita ka makapasan, dahil kita ka ma-accredit man bilang Slaughterhouse kan National Meat Inspection Service. So sarong yan, obligado ang sarap para puno. So, pero may kita masunod naman sa sinasabing kasubuan kan NEMES na utubon itong pati sa solid or liquid waste. Dapat ang environment ay malinig. Sir Bert, iapot ko lang. Itong nakaagi mga simana, garo ipo kita dikit ang problema sa boiler ta. Pwedeng ma-explain mo rin paano ka ni ang dapat gibuhol ka lokal lang pero takarang ba ibalik ta sa mas normal na operasyon ng District Abatoa.
Yeah, si nakaproblema kay itong pit. Although dahil mas yan na raot. Si Burner at si Weller, dahil maraw. Continue si firing niya. Halagad, maluya lang si, kumbaga, atrasado siya magtaon na ng init. Para si tubig man, o si, makaigot steam, para magamit mo sa iskalima. So, problema ka ito, na-find out, ngunyan na, ayaw daw na niya, yan pa dyan na, nag-de-discrill kami. Na-find out me, maray na mo niya si, mas makusok na si burner niya. Halagad, ito pala sa lakong kan steam boiler, may bug na sila takkan, mga tubo. Gusto sabi yun, yan kaya, ang forma kan steam boiler, ang kalayo, naglalaog duma sa mga tubo, mga head resistant na tubo. Sa loose can, may tubig. So, yun ito nagkakalaaga. Yun ito nagpo-produce ng steam. Okay. Duma nagkakaigwang lata. So, law kayo itong tubo, mayo, tapika agad kalayo. Si loose can tubo, yung may tubig na nag-iinit, yun ito ang may mga lata na. Tutunawon ito, saka naman, loose na naman, si tubo niya, para ang tubig sa ibabaw, madali naman mag-init. So, dahil lang naasikaso siguro kaya ngayong December, si focus me, preparasyon na, so ibang kagamitan. At least kaya doang steam boiler me, diba? Makpamanag kakadiferensya. Nanugod na naman, na itong talagang, dapat siguro kaya itong mga aldaw na to, itong week na to, kumbaga, na panaman si Steve Boyer ni. Kumbaga, na sobrang gamit niya na. So, now, dikit na ang bunok. Yan, nag-total na kami, general kami, inspection ng mga gamit na dapat i-rebuyan or i-repair. Sir Bert, ning nao bang maarama na kanakon lang itang itong nag-training ba kayo di? Ning slaughtering na yawa na sa iba-ibang bansa man? Ano ang advice na duman sa mga kuyan, sa mga nag-aspire na mag-training sa Indo sa Naga City Bisika pa to? Ini man, si base man duman sa mga dati kong estudyante na nagpuruli, nag-i-stress ako. Tainapot ko sila ko, magsabi man sila kung ano talagang totoo nangyayari mo sa Inda, kung facile ang pagbunod duman o difficile o ano, kapagal o relax lang sila. Ngunyan, ang isa lang sinasabi nila, dapat determinado. Alam mo, kung ma-eskwela kang slaughtering course sa City College of Naga, dapat determinado ka. Ang sarong aldaw lang, may nagpulit, si Presidente kang Batsuan. Ito sabi lang na, ipadagos mangyaray ang slaughtering course kang City College. Tango niyan talaga, kaya sabi niya, hiring mo niyan. Tanong mo niyan, hiring duman sa lugar nila. Officer, itong lugar niya man, maski nagbubulusin doon ng 10,500 a day ng hogs, okay lang data, naka-adjust na sila sa weather, sa environment, as in sa workplace nila. So, sanay sila na. Ordinaryo na sa ila ang yun na lang ang routine na trabaho. Talagang magayon na barita ni, na ano ni? At sa antemortem inspection, tinitingnan po dyan yung kung ang hayop apparently healthy. Din sa panahon ngayon, kasi mayroon tayong ESF, mayroon po tayong mga hinahanap na mga papel. Pag outside Naga, hinahanap na natin ng shipping permit na issued kang ano, kang bai. And then, kung dito lang sa Naga, dito na siya ini-inspect yan, yung bit health niya. Okay, mga tugang, sa oras po ni, alas sunsin na po ni Banggi, hindi po sa Sotoyang Slaughterhouse, hindi sa Del Rosario, nahiling na po ang palago sa pagbuno ng Sotoy po mga parabuno. And hindi po sa mga sa orig, hindi po sa pating walata, hindi po sa mga lunch cattle. So, bago po, bigo parang hiling ko sa sendang nag-quality control
si Meat Inspector talagang pigiling na maray, as in malinig, you know. And talagang sinisiguro na nasa standard kita kan si tamang pagbuno as in si proseso na nasusundan. So hindi po asigurasyon sa mga taga-Naga na as in si mga nasa luwas pa kanaga na nagpapambuno hindi. Nasa tayo pong slaughterhouse si Bisong Belosari talagang maray as in sa tamang paagi ng pagkatay pagbuno ng mga. Sir Bert, 1989 pa ining ko yan, ining slaughterhouse na. Grabe ng inagihan na ano ni, na evolution. May nadamog kaming garo, may na-approve na sufficient fund para sa repair and expansion kani. Pwede mo namin i-explain ito? Doon sa naaraman ko lang, sa PRDB, Department of Agriculture, nakabalik kita doon sa migrant kita 50 million. Halaga talaga ako lang basta-basta makaka-avail ka pa lang ito. So talagang kumbaga grabe ang pag-CI, pag-investigar. Dapat sa programa mo, ilalagay ng programa sa mga design mo, magiging maray na output. So dahil man masaya ang kwarta. So alimbawa, iliba ko na doon. Nakaiba na doon. So ibang equipment ko na dapat ribayan, alimbawa mga steam boiler, pwede ko nang ribayan. As in, so, may pakita na dapat sa sarong slaughterhouse na igawa namang locker room ang, o bulusan dressing room ang empleyado o ang sarong parabuno. So kaiba na nga doon sa 50 million. Magkakaiba na siya ng dressing in locker room, toilet and bath. So nailin ko na siya yung design niya kambilin mo kayo. Sharing man si pagkakaiba na kitang maray na kuyan, sarayan ka mga gamit. Bawang araw kayo, napulsa-insa na nakawarat ang mga gamit. Tapos ang makakaibala ka ng record room. Ito baga talaga, considered na siya na pang-dekalidad ng abatawa. Okay, so in-expect na po yan na by this year, 2021, makapuo na siya. Yes, ang nakaaram sa kuya, naaraman ko dyan, nakabot sa kuya. Kuya, early of March makapuo na. Mako na. Siguro mo niya na February, mako naman si Willy. So, naglalaon ko. Hopefully, na dahil makaulang kung manaman ng COVID, bakit magbalik na si pagpesta at pagpepesta ka hindi sa Naga, nakulong. Nakulong buno. Tapos pag December, nakulong buno. Sana, yan construction na yan, yung gigibo na Riyak Iglesia sa Naga. Kung manaman COVID, dahil makaulang. Nagkay kuha kita ng ASF. Dahil man nagtaas si presyo kang karni and si charges din doon, si mga singil ni Didi, dahil man kita nang kuha. May pa. Sa ilig ko man, dapat maintindihan tama na, tiyos na sa loos, mapatiyos pa kita. So alam din tayo na medyo kalmado na, medyo kaya naman ka mga namamanoan at na acceptable sa ila ang pag-ministro. Last na lang po, Sir Bert na Kamado, pakampunan mo sa mga taga-Naga at pag-asiguran na ang sa to yung mga karning bigubulo hindi, nag-aagi sa tamang proseso, malinig siya, kaya nakakasiguro ang mga Nagenyo na maray ang kalidad ng mga karnita, whether urigman o large cattle, tabi sa mga. Yan, nakakasiguro na malinig ang bunang hindi sa Naga City Abatua. Primero, yan, yung dyan opisina kan City Vet, nakakatabang sa to, yung ang nagsisertifikar, kan, bago bunoon, na-certify sila, dahil sa kumpletong papilis, na ipapailin kami sa diri, ng hayop niya, ng agi man sa health, kanba sa hag or sa urig, may health certificate man yan. So, pag-igwa, i-consider yan, o sasabihin na kan meat inspector na anti-mortem, fit for slaughter. Sa gawa naman na inspector, sa CBO, pag bunok na, tarni na, ma-certify naman sila, fit for human consumption. So, ikaw kitang araw ka na, consistent ang sila sa trabaho. Kaya, nakakasiguro kita na malinig, pwede talang kakanon. So, salamat na maray, Sir Bert Acabado. Thank you very much, City Councilor Lito.
Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Did's Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Did's Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Did's Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa siyudad ng Naga? Isip mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang bahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario, kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadahugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page, asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdis sa tuyang syudad, Pag-urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario, Sabado, alas 5 ng hapon. Hi, I am Malu Barciliano of the Ateneo de Naga University. I am the Program Director of the Master in Business Administration and Master in Public Administration Cluster of the Graduate School. The Ateneo de Naga Graduate School has a long tradition of advancing professional competence and leadership among its students in the service of Bicol and the world. With a faculty of outstanding educators, researchers, and industry practitioners, we offer flexible asynchronous online classes so you can pursue excellent professional education at your own pace. So level up and advance your career. Be an Atenean. Choose Ateneo de Naga University. Be an Atenean. Choose Ateneo de Naga University. Enroll now. Diyos mabalis po sa samunyang mga partners sa programang Pag-urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Did's Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City, and LYRR Corporation. Pigpasaran tapo sa opisina niya si Dr. Junius Elad, yun po na ang pinakamatinding doktor ano, sa Naga City pag-abot sa mga hayop, mga animals. Ano, lalo na po ang mga ido. Ta, kadakol po kayo nagpaabot sa mga Dr. Elad ng mga concerns duman sa mga dadakop ng mga ido. Then si takot, as in paghaadit duman sa mga rabies. So, kumusta tabi, Doc? Kumusta ang opisina tango niyan? Unang-una po, explain ko lang po kung ano ang veterinary office. Ang veterinary office po ay isang department sa isang LGU na siya nangangalaga regarding po sa lahat ng klase ng paghahayupan, buhay, hanggang sa karne. Okay. Ang malaki pong oras na nagugugol namin sa ngayon ay ito pong pag-control at eventually pag-eradicate ng rabies dito sa lugar natin. Sa rabies program po natin ay meron tayong apat na activities na year in, year out, yan po yung ginagawa natin. So, routine na po yan sa office staff. Unang-una po yung anti-rabies vaccination, house to house po ang strategy para po maparami yung mabakunahan na aso. Base po sa guideline ng Bureau of Animal Industry,
The least na po pwedeng mabakunahan in a in an area ay dapat po 70%. Ibig pong sabihin, pag nakapagbakuna tayo ng 70% sa mga aso sa isang lugar, maganda na po yung tinatawag na nating line of defense. Depensa po yan as herd immunity. Upang sa ganun po, kahit na may mga pag-alagalang aso na may rabies, hindi siya magkakalat ng sakit sa isang lugar. In support po dito sa anti-rabies vaccination, ay ito pong ating stray dog elimination. Na alam naman po natin na mga stray dogs ang nagdadala ng rabies sa kapwa aso at pusa. Kahit po mayroong pag-alagalang rabid dog sa isang lugar, kung wala siyang makahagat na hayop, mamamatay po siya kasama yung virus sa katawan niya. So, kung yan po ang mangyayari sa isang lugar, overnight, mawawala ang rabies sa isang lugar. Basta wala lang pong transmission ng rabies from rabid dog to susceptible one. In support pa rin po sa stray dog elimination, ito po yung programa natin sa castration. Kung sa Bicol po yung tibos sa mga lalaking aso at pusa, bakit po ginagawa natin yan? Sa pag-aaral po, halos dalawang bagay kung bakit maraming mga stray dogs or cats sa isang lugar. Una, pagkaharap ng sex mate. Pangalawa, napahabayaan po nung may-ari yung aso niya, so nakakalkal ng basura sa paligid. Kung ang aso po ay naka-straight o natibos, mahabawasan po yung paggagala ng lalaking aso paghanap ng sex mate. Pangalawa, yung pong tinatawag nating rabies dog population ay makokontrol. Dahil po kung kahit maraming mga babaeng aso sa paligid, kung wala namang productive male, wala pong reproduction na mangyayari. So, in effect, mababawasan din ang stray dogs sa ganyang strategy. Pang-apat po, which is long-term strategy, yung pong tinatawag nating information, education, and communication campaign, na sa tingin ko po ay ito yung tinatawag na long-term strategy, na kung saan po ay binibrainwash natin ang mga dog owners from being irresponsible to responsible one. Okay. Sa ngayon po kaya, marami pa rin mga irresponsible mga dog owners na kung saan pinahabayaan po nilang pag-alagala ang kanilang mga aso. Dito po sa lugar natin, kumpara nung late 90s, nung bago pa lang ang veterinary office, mas marami po yung time na yun yung mga tinatawag nating unwanted dogs. Yan po yung mga payat na aso, may mga skin disease, kung saan saan nakatira. Halos wala na po yun. Ang marami sa atin ngayon, yung tinatawag nating free roaming pet dogs. Ang ibig sabihin lang po niyan, mayroong may-ari yung aso, may amo, kaya lang, pwedeng kulang-kulang sa pagkain, hindi nakakulong, hindi nakatali, nasa loob lang ng bakuran. Na kung bubuksan ng dog owner yung kanyang gate, po pwedeng makalabas yung mga aso. O kaya doon sa mga fence na hindi naman na po pwedeng makalabas yung mga aso, doon sila lumalabas. Yun po yung marami sa atin sa ngayon. Dok, ilan yung ano, yung mga nahuhuli natin na mga aso? Ano yung number of days na susundan ng mga kababayan natin after na mahuli natin, may ilang araw sila para hindi mapatungan ng parang penalty or ano? Actually po ang para makuha nila yung mga ibig sabihin para mabigyan ng pagkakataon yung mga dog owners matubos. Na matubos yung kanilang mga aso. Kanina tibos.
Ngayon po, tubos. Tubos. Okay, okay. Para malinaw. Ikinikip po natin yung mga aso maximum of 5 days. 5 days, okay. Pero 3 days, nag-umpisa na po tayo mag-euthanasia. Kung yung mga aso ay mahihina, grabe ng skin disease, at saka may mga ibang mga sakit na hindi na kayang gamutin. Okay. So 3rd day, nag-umpisa na tayo mag-euthanize. Okay. On the 6th day, lahat po yan na matitira sa dog pound, mag-undergo na po ng euthanasia. Okay. At ang dog pound penalty, 200 pesos per day, plus yung anti-rabies vaccine na 75 kung di pa sila bakunado. Uh-huh. And kung yung pong may-ari ng aso, nakadalawang beses ng nabigyan ng penalty. Dog pound penalty, mayroon pong additional pa ulit na penalty na ibibigay sa dog owner, 1,000 pesos okay. Addition. Dok, halimbawa yung iba, wala siyang asog, interesado naman sa magkaroon, parang mag-adapt ba? Pwede man ba yun? Pwede po. Dahil po sa ngayon ay wala pa po tayong ordinance regarding sa adoption. So, sa ngayon po, ang ginagawa namin, kung may gusto mag-adapt, which is on the 6th day na yan, mm-hmm. ang nilalagay po namin doon sa resibo, dog pound penalty. Okay. Tapos makukuha niya na yung... Makukuha niya na ito. Okay. Pero dapat po talaga magkaroon ng ordinansa para po sa legal basis regarding sa adoption. Okay. O dog adoption. Dog, may mga active na mga animal welfare groups ba na hindi lang sa Manila, kundi I think even dito din sa Naga, once in a while, nag-sound off din sila ng mga concern sa mga ganito. Kumusta naman yung, kung sakali may coordination sila sa opisina nyo, yung mga animal welfare groups? Ang pagkakaalam ko, yung pangalan ng isang grupo na pumapasyal sa amin, yung Heart of Pose ba? Heart of Pose. Okay. Yan. Sila yung nakikoordinate sa amin, kukuha ng kung ilang aso, uh-huh. and then yun ang ipapa-adapt nila sa mga taong gusto mag-adapt. Okay. Sila na nagbabayad dito sa office. So, siya nagtutubos, then ipinapa-adapt na din siya. Yes. Kaya so, lang, out of ano yun eh, pagkawang gawa niya. Yes. Okay. Kaya lang po, medyo natigil siya dahil may mga gustong mag-adapt orally, pero pagdating ng aso, biglang change of mind, hindi na kinukuha. Okay. So ang nangyayari, naiipon yung mga aso doon sa membro ng Heart of Pose okay. na napakamahal ng maintenance okay. dahil sa dog food. Okay. Tapos paglilinis, matrabaho. So sa ngayon, siguro mga 2 months na wala kaming communication. Doc, going back, in the last 5 years ba, ilan ang namatay na sa rabies dito sa Naga? Mayroon ba tayong available? Sa tao? Oo. More or less siguro mga 5. At doon sa 5 na yan, mayroong mature male, tapos mayroong 2 5 years old na female na makagandang babae. Bata. Mga taga, yung iba, Carolina, Kararayan. Kararayan. Parang ganun. Natanda ko yung sa Kararayan. Oo. That was, na-expose ng April 1, namatay ng April 30. Uh-huh. 1 month lang. So, kaya talagang kailangan pagtulong-tulungan natin yung sa IEC. Kailangan po eh, dahil unang-una, sa part po ng veterinary office, pag mayroong isang human fatality, parang sa part namin, parang mortal sin on our part, bakit nagkaroon ng ganun? Saan kami nagkulang? Yun ang aming palaging iniisip. So, pagdating ng bagong taon, anong strategy na pwedeng idagdag o strengthen compared last year? So, ngayon po, dahil binigyan kami ni Mayor Son ng bagong vet, so, yung 2 vet, binigyan ko sila ng task, division sa livestock, tapos division sa rabies control para nakafocus. Kasi para sa akin, ang hirap i-focus yung 3 o 4 na division. So, dapat may mga point person lang talaga.
So, yun pong nangyayari ngayong taon. So, mas maganda po dahil mas maraming inputs at saka strategy para si Doc Marilee regarding sa rabies na hindi ko naiisip. Anyway, kumusta po ang ano Doc, ang coordination natin sa mga barangay natin dito sa Naga? Yung opisina nyo at yung mga barangay? So far, so good. May mga barangay lang na talagang very responsive, katulad ng Barangay Concepcion Pequeña, si Kapitan Rigmalos, na talagang intensified yung kanyang paghuhuli ng mga galang aso. Pangalawa, siya mismo yung nagbabahay-bahay para yung hingin yung consent ng mga may-ari na ipakapon yung kanilang mga aso. Na lalaking aso na hindi naman gagamitin for breeding purposes. At ini-explain niya kung ano yung kahalagahan na makastrate yung kanilang mga aso. Doc, yung before COVID, di ba meron tayong mga activities sa City Hall, may mga parang festival, hindi na natin naulit yun ngayon because of the COVID. Last year, wala tayo. So, dapat iba talaga yung strategy natin. Sa ibahin. Malaking bagay talaga yung IEC. Pero sabi ko nga, sa rabies control at eradication program, mayroong short term, medium term, long term. Yung short term, yun yung vaccination at saka stray dog elimination. Medium term, castration. Long term, yun yung IEC ta. Okay. Sige. Thank you, Doc. Salamat. Okay. Salamat. Salamat, sir. Sa aking paboritong doktor. Doktor ng masa. So mga tugang, ano man po ang apod ka yan, mag-ido, mag-aso, mag-baktin, ano? Para riyo po yan. Pag dinimalas ka, nakagat ka. Ako po, anum na beses na ko nakagat ng ido. Kaya praktisado na ang sa kuyang hawak sa mga tudok. Pero ang mga akita, dito po pabayaan. Baka po data easy, mayo kita sarong, nakagat sila ng ido, dahil man nag-istorya, hirak man. So, yaon po ang opisina di Dr. Elad, tangari po kalalayan kita ano, sa prevention, kan paglakop ka ng bagay na ni. So, saliwat po, nadadangog ang sa tayong programa, pag-urlayan ta po sa 89.5 radio natin, asinsiring man sa 105.5 Bicol Idol FM. Sa pagi po ni Station Manager P. Mariscal, kang radio natin, and siring man ni Idol Bong Villacruz kang Bicol Idol FM. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Did's Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Did's Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Did's Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa siyudad ng Naga? Isip mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang bahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Ulit tatampok ang mga yan sa programang Pag-urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadangugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Hindi sa tuyang syudad, Pag-urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario, Sabado, alas 5 ng hapon. Hi, I am Malu Barciliano of the Ateneo de Naga University. I am the Program Director of the Master in Business Administration and Master in Public Administration Cluster of the Graduate School. The Ateneo de Naga Graduate School has a long tradition of advancing professional competence and leadership among its students in the service of Bicol and the world.
with a faculty of outstanding educators, researchers, and industry practitioners. We offer flexible asynchronous online classes so you can pursue excellent professional education at your own pace. So level up and advance your career. Be an Atenean. Choose Ateneo Dinaga University. Be an Atenean. Choose Ateneo Dinaga University. Enroll now. Diyos mabalis po sa samoy niyong mga partners sa programang Pang-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City, and LYRR Corporation. Okay, mga tugang nailing po nindo ang bali apat na manok o to ano si duwa kaya yaon naman sa laog ini pong duwang nasa screen ipo ni mga kabir ano hali yan sa inyo amigo kabir sa ano yan sa pa-dispersal kang mga ano yan kang agriculture okay kabir ito pong maputi iyo po to ang Chinese chicken oh. Then ini pong actually ining tulo anas po ni kabir ano itong maputi duman Chinese chicken pati pala talaga manok may made in China na so yun po ni ang mga nahihiling taig di sa laog kang nursery di po sa Pakol okay ha baka amigo pagbalik ko igdi tulo na lang ni tanatinula na ansaro dayman tapang palahi talaga ni oh iba man lang tindog kaning Chinese chicken ano talagang garo mga kala mo mga ano mga hali sa daraga ano daraga albay okay oh gayon magayon so ang puti po Chinese chicken ini pong apat na yaon sa screen iyo po ni ang mga kabir ano pinapa-hybrid po ni kaya maabot ang panahon ang mga chicken ta dyan Chinese chicken okay ayos. Yaon na po si Sir Gilbert na Karyaga, hindi po sa City Nursery po sa Pakol. Sir Gilbert, kumusta? Anong mga tinanom ini? Hindi po litos ni Hali na kay Emigal Gan. Okay. May pigtanom eh. Tapos naisos po siya kasi grabing init. Hindi po, pagkumira niyo yung kuta na Hali sa ano yan. Aha. Uh-huh. Ano kang init, kang uran. Mm-hmm. Hindi po nagparainit, naluluto po sa ibang mga lito. Nagbaguhan. So, si iba, nakasurvive si iba. Si iba po. Nag-adjust, ano? Okay, so may mga technology man pala para dyan, ano? Gaman po. Mm-hmm. Okay, so, yun po ni. Talagang, dapat pala ng pag-ataman mo kanin talaga. Ano yan? Tutok-tutokan po. Oo, tutok-tutok, ano? Igwa, pirama ka mo nag-asikaso kanin, di? Mga ano po kami di? Walo. Walo? Iyo. Mga ano ka mo ni Ma'am na Edna Bungalon ta, ano? Mga ano man po. Pwede po kami baguhan ni di, yo. Kung ano play pa mo po yan, mga extra ano lang po yan na onda. Okay. Ang duwaming duwang arahalalay ni Dan. Napuroon po, umpasa na po, mga tugang ang mga tinanom ta, mga lettuce, ano, and makakatabang po ni sa para paano igdi po sa agrikultura ta, igdi sa Naga City. Mm-hmm. Ayos, ano. So, ini pong nasa kabilang screen, mga petsay. Ini pong nasa too, mga lettuce. Okay. So, sinda po piga ataman, igdi po sa City Nursery. Igdi po sa barangay kang Pakol. Kan mga staff ni Ma'am na Edna Bungalonta. Ayos, magayon. So, maabot ang panahon na paninda na ni, ang iba, pantao sa mga pobrita, ano, mga residentes ka ng Naga City. So, sa liwat po, na dadangog ang satuyo pong programa, sinadadalan sa Facebook page, kan sa inyo pong lingkod, Kagawad Lito de Losario, at sa satuyo pong YouTube channel, and siring man sa 89.5 radio natin, and 105.5 Bicol Idol FM. Congratulations po pala and happy birthday duman po sa mga nagbe-birthday ko niyan ano
Happy birthday sa Indo. Nakalampas na naman ang sarong taon na sobrang stress. I-welcome ta ang masunod na taon ning pagmaot na magi pong matiwasay ang sa tuyo pong mga buhay. Meron mga tukang nagkaigwa po ning bike lane consultation. Si Kabos pong mga nagka-crop up na concern sa implementasyon kang bike ordinance di sa Sori Kanaga. Ini po ginibo ka nagtalikod na Sabado. Pigpartisiparan po kang mga bike enthusiasts di sa syudad at sin si iba pang sektor. Pigpanginuta po ini ni Mayor Nelson Ligacion and si posibleng amendment sa ordinansa sa pag-promote kang pagbibisikleta. Magibo po sa sanggunian na in due time after po makonsolidate si mga inputs po kaning konsultasyon na ni o hali po ini sa konsultasyon. Si Riman, pigpirman man po kan nagtalikod na Lunes ang sa toy pong nahaman na ordinansa. Ini pong pagtaoning 20% discount sa blete kan mga solo parents igdi po sa Sri Kanaga. Mapahiling na po sina kan sendang ID sa mga public utility vehicles at ang po makaabail sinda kan si 20% discount. Inagad man po ini kan sektor kan mga solo parents huli po sa pagagabat kan sa toyang ekonomiya and makatabang-tabang sa sinabita pong sektor. And nakaigwama po ning bloodletting activity ang Naga City Blood Council na pinapanginutan po ang City Health Office under Dr. Vito Borja and ni Ma'am Grace sa kabus pong mga empleyado kang City Hall. Si Gabos pong nagpakuan ng dugo, sinag-volunteer ng pagpakuan ng dugo, yung po ng sarong aldaw na pahingalo sa pagtrabaho ano, bilang insentibo sa senda. So kita po mga residentes Kanaga, every now and then ang mga barangay po, igwan ng mga activities sa siring, including hindi po sa City Hall. Healthy po ang pagdodonar ng dugo. Ano? Ako po regular blood donor and at the same time members kang Board of Directors kang Philippine Red Cross, kaya naghihikayat po kita sa sendo, sa mga nagdadalan, sa mga nagdadangog na magtaga-donar po kita, maging tabang o heroin kita, pagtabang, as in maray pa po ni sa satoyang mga salud. Pero mga tugang, kang nagtalikod pong aldaw, ikaw pong bareta na may nagpositive po sa sarumi po sa staff sa sanggunang panglunsod, ipagpangadita po ang kamugtakan niya. Tangari pong makarecover tulos kani pong problema to sa COVID-19. Kaya po ako bilang sarong opisyal kang lokal na gobyerno, si mga may mga close contact po kay puan mag-quarantine. Ako po pigmarita na mag-avail kang services kani pong sarong private testing facility igdi po sa Diversion Road. Nagigdi po kita tangari pong makakuha tulos kita ng immediate na results. Tangari pong si normal ta pong mga kalakawan dahil man maapektaran ano. Ako na pong ngayon ang sa tuyang resulta at ang harik pong makabalik tulos kita duman sa mga normal na mga pag-irota. Pasalamat po ako yung design staff kanipong pediatrics sa stricto as in magayon na servisyo no? Ngayon pong Merkulis na pagkaaga. Kaya pong alidayan ako naka-attender duman sa pigibong earth moving ceremony sa kasi nagda-diretso na po ta kita ibig sa pediatrics. So, salamat pong maray. Iliwat po, ipangadita po ang mga pag-ilibata na bako lang po si staff ni sasangko ng palusod kundi ito pang ibang mga naapektaran kaninga COVID-19 sa Bicol, sa Pilipinas, sa sina worldwide. Ano? Salamat po sa inyong pangadiyon. Iatang na po ni para sa inyo. By the way po, ini pong facility ini mga tugang accredited po kang Department of Health. Nag-agi po sa strictong review and ikaw po nining accreditation. Aram tama po baga na ikaw kita ning for construction na laboratory dyan po sa Almeda Highway. Ini po funded kan lokal na gobyerno as in may tabang man po si nakulang pong tabang ni Vice President Lenny Robredo. But it will still take time. Kaya po nakulang tabang po sa toya ini mga araw kaning mga private testing
companies na nagburugtak hindi po sa Surat Kanaga. Hindi pong pediatrics siya po hindi sa win-win area sa Diversion Road na Naga City. Takari pong makuatulos ang resulta kani pong mga testing na pigigibo. Sa pagkaisip ko po, may mga corporate na mga patron na sinda, mga individuals na nagmamaradali ang resulta, si mga ma-travel, siriman, ito pong mga darkulang grupo na iyo ang nag-aabil kang services kani. So, salamat pong marami sa pediatrics, sa servisyo nga niya na pagkaaga. Salamat pala kay Dr. Agnes, ano, na iyo po ang satuyang moral support si mga nagduduwa-duwa pagpa-swab test ano, kaya talagang guardado ako ngunyan ano, sa toya pong swab ngunyan na pag-aga. Diyos mabalis po sa samunyang mga partners sa programang Pang-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located in Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Bicoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolanja, is now in the city of Naga. Sumukan ang gulay pizza na may anim na flavors para happy ang buong barkada. Bicoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Panginiban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. So salamat po sa sendo pong pagkatabay. Ngunyan pong aldaw na Sabado. Stay safe po. Liwat pagirilingan kita sa masunod na semana sa iba pa po mga interesanting istorya. Igdi po sa programang Pag-Urulayan Tapo. Salamat. Maray na aldaw po sa Tuyo Kabos.